oras na naman ng damayan. Na may kasamang aguyan din, syempre. Aguy! Yan ang inaabangan ko, Macho Bibo. Welcome na welcome dito sa Walang Awa. Talagang may init ang mga tagpo sa tag-init. Ang number one live drama, ang Yaba Problem. No problem. Ito na, sasambulat ngayong umaga. Aguy, sumambulat. Ang ating Sometimes Win With Touch. Aguy. Macho Bibo at Maki Rena. Ako si Charlene. Isa akong housewife at may isa ng anak. Hindi pa kami kasal ng asawa ko. Pero pag uwi niya dito sa Pilipinas sa December, magpapakasal na kami. OFW kasi sa Middle East ang asawa ko. Kaya lang, Macho Bibo at Maki Rena, habang nasa ibang bansa ngayon ang asawa ko, na in love ako sa ibang lalaki. Si sabi ko na ba? Si Tito Dax. Sino? Naubos yung mga ducks sa mundo? Si Tito Dax. Dax? Siya po ang magiging biyanan ko. Oh my gulay! Oo, Maki Bibo. Tatay ng asawa ko ang karelasyon ko ngayon. Wala po siyang kaalam-alam. 4 na buwan na akong dinadalaw-dalaw dito sa bahay ni Tito Dax. Hindi lang siyempre basta dalaw, Maki Bibo at mga kapitbahay, may nagaganap sa amin ng paborito mong tito. Si Tito Dax. Tito Dax, pasok! Ang galing mo dyan. Maki Bibo, yung magiging biyanan ko, tatay ng mapapangasawa ko, minamahal ko na din siya at naguguluhan na tuloy akong magpakasal. Kaso may anak po kami. Napakamaligalig po ng pinagdadaanan ko ngayon. Ano ba ang nararapat na pa siya sa aking pinagdadaanan? Naway madamayan niyo po ako. Ako po si Charlene ng Pasay City. Agoy! Agoy! Mga kapitbahay! Nagulat ka na! Nakabay, tamin sulit ako! Eto na, damayan naman natin si Charlene sa pelikulang si Tito Dax. Tito Dax! Agoy, kalabi Dax yan! Buisit ka na, inaunsa man ka! Tataya na mapapangasawa mo, huy! Mr. Dax! Mr. DJ! Manatan mo yan si Mr. Dax! Roll camera! Rolling! And action! Ah, Charlene! Charlene! Anak! Wow! Anak ka? Anak! Charlene! Pagbuksan mo to! Ako na to, si Tito Dax mo, huy! Tito Dax? Oy. Tito Dax? Oh. Kanina pa kita hinihintay. Nagluto na po ako. Si Bebe, tulog na tulog pa. Tara, pasok ka na. Laging bukas ang pintuan para sa'yo, Tito Dax. Ay, na-miss din kita. Umasok na po kayo. Kumain muna tayo, Tito Dax. A few moments later. Agoy, nabasag. Sandali lang. Pinisimula natin, baka matibo tayo. Charlene, hindi pa ba magigising yan si Bebe? Eh kasi yung ginawa natin baka maabutan at na masilip tayo dito sa kwarto nyo eh. Hindi mo naman tong itsura natin eh. Eh nakaw, ubot-hubad tayo pareho. Hindi. Hindi, Tito Dax. Bingi yan. Mamaya pa siya magigising. Dito muna tayo, Tito Dax. Sobrang nasarapan ako sa ginawa mo, Tito Dax. Tito Dax. Tito Dax. Tumawag ba sa'yo yung anak ko kagabi? Eh, nag-chat sa akin ng anak ko. Nangungumusta. Magpapadala daw siya sa akin ng pera.
pambili ng maintenance ko. Ah, at saka pambili na rin ng panabong na manok. Mamayang gabi po. Oh. Mag-video call po kami, Tito Dax. Oh, buti naman. Tito Dax, I love you. Ano? I love you very much na. Andito na tayo, di ba? Alam nga naman, pigilan ko pa. Inahulog din ako sa'yo, Tito Dax. Tatay ka ng mapapangasawa ko, pero anong magagawa ko? Ang puso nang naguutos sa aking papasukin kita, Tito Dax, sa buhay ko. Tito ako din Dax. Naman, eh. Oo, ako din naman. Hindi na nakapagpigil. Hindi alam ng lahat na may relasyon tayo, Charlene. Kahit si tita nene mo, walang kaalam-alam. Akala niya sa tuwing pupunta lang ako dito sa bahay mo, dumadalaw lang ako at chinecheck ko kayo ng anak mo. Eh, Tito Dax, may pagtatapat sana ako sa'yo. Marap ka naman sa'kin. Dahil sa mahal na din kita, naguguluhan po ako. Parang ayoko na ituloy yung pagpapakasal sa anak ninyo. Bakit naman? Mas ikaw na, Tito Dax. Mas ikaw na ang kailangan ko sa buhay ko. Pero hindi tama. Hanggang saan tayo ganito? Ewan ko. Mahal na kita, Tito Dax. Pili ko lang. Tito Dax. Agoy, kalami. And cut. Nagmumuguna. Masyadong maraming nangyari. Kailangan ko ng tubig! Tito Dax! Here I come! Yan ang pinagdadaanan ni Shailene ng Pasay City. Ayan, kaagoy mo ang tatay ng mapapangasawa mo. Agoy na ang paborito mong tito, ang pambansang tito. Si Tito Dax! Ang ganda pangalan niya ng DJ, ha? DJ, Tito Dax. Oo nga, parang kaabugin si Tito Inday. Si Tito wala, Dax. Wala ka na Tito Inday. Kay Tito Dax na kami. So si Tito Dax, ang tatay ng mapapangasawa mo, naunsa man ka, Day. Naunsa man talaga, Day. Ano pinagagagawa mo, Day? Namahayan natin si Day. Ay, naku, ikaw talaga, Day. Oo, Day. At namahayan natin 0977-70915 ang text line, mga Inday, mga Dung. Ngilig mo sa Dax, Day. Ano na lang? Nice one, Tito Dax. 50 Shades of Tito Dax. Yan. Matulin na, mabilis pa. Sabi hindi ni Mark lang George. Talaga matulin, matinik pa sa bongos, Mari. Bongga, no? Grabe naman yan. Walang kaalam, magpapakasal na sana kayo ng asawa mo sa December pag uwi dito. Kaya lang, ayan, nangyari nga yan, na in love ka sa tatay niya, yung magiging biyanan mo. Hi! Kerengking man po dyan! Sabi dito ni Gemma P, nagigigil din kami nila Mami Yo, Gemma P. Agoy. Kerengking daw grabe siya. Grabe naman. Ano yung kerengking? Sino daw mas magaling, si Tito Inday o si Tito Dax? Siyempre si Tito Dax. Aminado na kami hanggang naku, ngayon. Si Tito Inday, puro lang naman ano yan eh. Puro ganun-ganun lang yan. Puro ka-etchusan. Nakakaawa talaga ang mga lalaki. Bakit naman? Nagpapakahirap sa ibang bansa na niloloko lang ng kanilang mga asawa. Mahiya ka naman, Charlene. Pwe! Ay. Grabe naman! Natalsikan patuloy. Kung naguguluhan, sabi ni Olive ng Pasig, kung naguguluhan ka magpakasal sa tatay ng anak mo, bakit hindi lang sa tatay ng mapapangasawa mo magpakasal ka? Kaya nga, ba't hindi lang doon? Wag, ano ba naman? Mas lalo magkaaguloy. Hello po! Gulo-gulo na nga, oh. Hello po, mali po yung ginagawa ni Charlene, ano? Ayan. Kinarelasyon niya yung tatay ng papakasalan niya. Tigil-tigilan niyo na yan! Tigil-tigilan niyo na yan! Ini-stress niya si Maki. Darwin Rosel ng Katmon, Malabon. Salamat paring Darwin, ano. Baka talagang Daxi Tito. Ayan na nga! Kaya ka Tito Daxi. Pero grabe naman ang daming tao sa mundo, Mare. Bakit sa magiging biyanan mo pa? Kaya nga. Nagtatanong din yung kapitbahay natin. Oh. May pa-maintenance at panabong pa yan, ha? Oh. Pero iba ata ang binibili mo, Dax. Pampatayo ng Barangay Talon. Pampatayo. At si Charlene pa ang sinasabong mo. Gayan lang, Adi. Mga hayop kayo. Okay, habang yung isa nagpapakahirap sa ibang bansa, kayo puro pasarap mga animal, sabi ni Ken. Galit na galit si Ken. Oo. Ken, gabi ka naman, Ken. Hindi ko walang preno, ha? Oo, walang preno. Gusto ko tampalin ng brake fluid ang bibig nito si Ken. Charing go!
Eh, paano nga yan, Mari? Eh, talagang mali sa lahat ng mali yung ginagawa ninyo ni Tito Dax mo. Kasi eh, yan ay tatay. Magiging biyanan mo pa yan, Mari. Hindi ka talaga nagpigil, Mari. Alam namin malungkot ka kasi syempre nasa ibang bansa yung tatay ng anak mo, diba? Pero dahilan ba yon para anuhin mo yung tatay niya? Yeah. Diba? Sabi nga niya sa kanyang text, Mari, wala na siyang nagawa dahil talagang mahal na niya ngayon si Tito Dax. Nakakadiri ka, girl. Ano ba yan? Ang sarap mo sa bunutan. Naaasar akong ang landi mo. Yan, may pinagdadaanan din yung mga touchers natin eh. Naguguluhan ka na ngayon, Maring, magpakasal dyan sa tatay ng anak mo. Kasi pag uwi niyan sa December, magpapakasal na kayo. Medyo, ayan, meron na nag-ano sa'yo, Mari, pumipigil na magpakasal. Sino ba yung pumipigil sa'yo? Eh, si Tito Dax. Yung pinakadakila sa lahat ng mga tito. Pwede ang dakilang naman. Tito. Sige naman. Tito Dax. Sige, pwede naman siguro ano kung hindi ka pa talaga handa ano, biglang hindi ka na tuloy handa magpakasal ngayon. Kaya lang may anak kayo niyan, Mari. Kayo, tama. May mga plano na kayo sa buhay. Tama. Oo. Nandahil lang sa isang ganun? Kaya nga. Nandahil lang sa nasarapan ka diyan sa ayan. Nangyayari sa inyo ngayon, balak mo nang iwanan yung mapapangasawa mo. Ay, grabe naman yan, Mari. Bakit naman ganun, Mari? Sige, sabihin natin na bigla tuloy na parang gusto mong ihinto muna ang pwede naman ihinto mo muna. Basta ituloy mo lang kung ano, naguguluhan ka muna. Naguguluhan ka kasi lagi mong pinapabisita sa bahay mo si Tito Dax, Mari. Alam mo kung meron may problema dito, ikaw, Charlene. Oh. Kasi sabi mo laging bukas ang pintuan ng bahay para sa'yo, Tito Dax. Hindi mo alam kung anong gusto mo, Charlene, eh. Kung yung tatay ba o yung anak. Okay. Parang mas mainam na mag-isa ka na lang, kaya Charlene. Nga, oh. Kaysa magpakasal ka, yung papakasal ka, mali naman kasi hindi ka masaya, hindi ka happy, naguguluhan ka. Wala kang peace of mind, ganun. Correct. Mari. Mari, di ba? Oh, eh, kaya lang, Mari, mali, Mari, kasi yan si Tito Dax, pamilyadong tao na rin yan. Tatay yan ng mapapangasawa mo. Eh, paulit-ulit tayo ito, tatay yan ng anak, ng tatay ng makapapangasawa mo. Talagang ini-entertain mo pa yan, minamahal mo pa, hindi lang basta mahal eh. May ginagawa kayong kababalaghan dyan sa nagbasag pa kayo? Kaloka kayo? Sabi ni April ng Tuy, Batangas, Charlene, nasasabi ka lang siguro sa asawa yan, mo. Yan, siguro. Kaya naibaling mo sa magiging biyanan mo, maawa ka naman sa mapapangasawa mo, nagpapakahirap. Siyempre, kamukha ng asawa niya yung tatay. Siyempre, tatay yan. Aray, agoy. Dapat sa babae na yan, pag kinasal, dahon ng saging. Bakit dapat naman? Ang suot. At dahil mahilig ka sa Tito Dax mo, diba, tutuktukan kita dyan eh. Sa, ay, grabe naman yung mga comment. Wag na, Mari. Wag mo nang ituloy yung kung ano man nang meron kayo ng magiging biyanan mo kasi yan, Mari. Ang pangit tingnan, Mari. Ang pangit tsaka nakakatindig balahibo, Mari. O, nakinikilabuta kami lahat sa mga pinagagawa mo sa buhay mo. Hindi pwedeng ganun, Mari, ano. Kasi, ayan, may anak na kayo ng magpapangasawa mo eh. Ang ganda-ganda na ng plano nyo sa buhay, ayan. Yan. Nagtatrabaho ng matino sa ibang bansa yung para sa inyong future. Papakahirap, tapos ikaw nagpapakasarap. Tapos ganyan ginagawa mo, Mari. Meron kang ginagawang kalokohan dito. Hindi lang basta kalokohan eh. Ayan, tatay pa talaga ng mapapangasawa mo yung ibang lalaki mo ngayon. Dapat lang hindi na matuloy ang kasal. Kung may natitirang konsensya yan. Pa dyan sa babaeng yan. Hindi lang at hiya, Mari. Paghiwalay na kayo ng jowa mo, para kung gusto nyo pang ituloy ang kadiring relasyon nyo, labas na dun si kuya. O, labas na dun yung anak. Ayan. Diba? Kung gusto mo pa ituloy ang relasyon nyo, kung gusto mo magsama kayo ng tatay niyan, eh di huwag nyo ituloy ang kasal. Mm-hmm. Sabihin mo yung totoo. O, kung malakas ang loob mo, sabihin ang totoo. Na ikaw ay nagkamali ano sa mga desisyon mo sa buhay habang nasa ibang bansa siya. Ano? Pero kung pwede pang pigilan mo. Pigilan mo na, Mari. Diba? Pigilan mo. Huwag mo na kasing laging pinapupunta dyan. Huwag na talaga. Simula ngayon, huwag mo na makikita kahit anino ni anino ng paborito mong tito. Tito Dax. Isang dakilang tito si Tito Dax. Dahil pumatol sa mapapangasawa ng anak niya. Kaya nga. Makipaghiwalay ka na sa Tito Dax mo at sa mapapangasawa mo. Malaking iskandalo to, Mari, pagka nagkataon, Mari. Feeling ko, pare, dapat mag-isa na lang talaga siya. Makipaghiwalay siya, parehas na yan. Hindi ako walang kapitbahay na nakakahinala. Ano? Na, alam mo yung mga na kapitbahay sa mga Gedli na ano? Bakit kaya ano? Laging nung laging bumibisita yung Tito Dax na yan. Di ba kayo napag-chichismisan ayan, dyan? Oo. Ang liit-liit ng pintuan ng bahay ni Charlene, kasya si Tito Dax. Charlene, pag kinate ang keme mo, hindi sabihanan ang gamot, ha? Ang laki-laki ng mga butika, magtanong ka kay ating buntis. Ano bang itatanong? Sa butika, for sure may gamot yan sa kate. Totoo nga naman. Pag nangate, punta ng butika, hindi kay Tito Dax.
Okay. Sabi ng kapitbahay natin, mahirap yan, Maring Charlene. Uh-huh. Masyadong magulo yung anak mo at asawa mo, magiging magkapatid. Correct! Agay! Agay! Alakadiyagay! Tama! Sabi nga sa kasabi, walang lihim na hindi nabubunyag, Mari. Ano? Kaya habang maaga pa, tantanan mo na, Mari. Ano? Kami ang kinakabahan sa'yo ng mga kapitbahay mo, Maring Charlene, ng Pasay City. Ay! 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 Ayoko na! Nakakaloka! Pakagulo! Gusto-gusto yung talaga pumapasok sa isang magulong sitwasyon. Tapos papahirapan nyo yung mga host ng Sometimes Win. Uuwi na ako, pero ayoko kasi mukhang ayan, may mahuhuli. Ayan, gusto ko muna may mahuli. Ano? Nalihim! Nalihim! Ayan. Pagka nahuli, balikan mo kami kung ano nangyari, ha? Charlene! Oh, talaga naman. Ito na yan, si Charlene ng Pasay City. Maraming salamat din mga artistaing mga kapitbahay sa inyong mga talaga namang pangmalakasang pagdamay. Ang iba ay hindi makapagsalita ngayon dahil... Basta natalsikan, may matataksilan. Uy, bakit ganun? Agoy. Dahil sa nagkatalsikan, nakipagtaksilan. Yan, kasi sa'yo, natalsikan kayo ng mantika ng kasalanan. Tama na, Charlene. Ano? Awat na, Mare. Dahil hindi talaga Ayan, pangit sa pinakapangit yung pinagagawa mo sa buhay. Wala kang peace of mind yan, Mare. Kung gusto mo ng katahimikan sa buhay, tantanan mo yung mga maling gawain na ganyan. Namunyu ka. Maraming salamat at yan po ang ating unang live drama. Makibibo sa umaga. Mamaya, abangan si Cheche! Yan. Eto na si Cheche ng Pampanga. Damayan naman natin. Makibibo, help nyo naman po ako. May pinagdadaanan po ako ngayon sa nakafling ko ng isang buwan dito sa may Pampanga. Taga Cebu si Jake, na destino siya dito ng isang buwan lang dahil may tinatapos sila na project. Nagkakilala kami dahil pinakilala siya sa akin ng pinsan ko na katrabaho niya. Noong una, nagkayayaan lang kami kasama ng pinsan ko, pero yung sumunod naming pagkikita, kami na lang dalawa. Ilang beses din kaming kumain sa labas, nag-inuman, at ayun, may nangyari na sa aming dalawa. Agoy! Agoy! Hindi ko na napigilan ang damdamin ko, Mare at Pare, kasi matagal na rin akong uhaw na uhaw. Yun na yun! Uhaw na uhaw! Saka, isang buwan lang dito si Jake, kaya sinulit ko na ang paglalandi ko. Kaya lang, nung huling gabing pagkikita at pagsasama namin ni Jake, bumuhos ang aking emosyon. Uy, bakit bumuhos? Kaya? Bumuhos? Bakit? Pasok, Mr. DJ. Mga kapitbahay, ang ating pelikulang mapapakinggan at madarama ay may pamagat na Ang Sabi Mo, Binata Ka. Agoy. Hindi mo nalang inantan, Mr. DJ. Ang Sabi Mo, Binata Ka. Agoy. Agoy. And action! Agoy. Agoy. Tumagoy ka lang dyan dahil kalami. A few moments later. Agoy, tinatrat ako. Jake? Jake, bakit parang bigla kang nanahimik? Hindi ka ba nag-enjoy sa ginawa natin? May problema ka ba? Wala naman, Che. Jake, last day mo na dito. Aalis ka na bukas. Sulitin na natin to, saka... Kasi mukhang matatagalan pa bago tayo magkita ulit, eh. Ang tanong, makikita pa ba tayo ulit? Oo naman, Che. Bakit naman hindi? Oh, ayun naman pala, eh. Basta add mo na ako sa Facebook, ha? Tsaka huwag mong buburahin yung number ko sa phone mo. Pwede pa naman tayo magtawagan at mag-text, di ba? Ayun ano? Na nga, Chechi, Ha? Mukhang malabo nang mangyari yun. Ang alin? Yung magkaroon tayo ng contact sa isa't isa? Hmm. Bakit naman? Oh, Chechi. Bakit naman? Magiging busy ka na ba masyado? 24/7 ka bang busy, ha? Hindi naman sa ganun, eh. Kasi baka... Baka mahuli tayo ng asawa ko, eh. Teka, ano? Asawa mo? Teka,
Akala ko binata ka! Eh, hindi lang ako makachempo sa'yo na sabihin kasi baka mamaya kapag sinabi ko sa'yo ang totoo, iwasan mo ako. Kaya talagang iiwasan kita? Hindi ko pinangarap maging kabet, no? Kakaloka ka. Cheche, ay, gusto rin kasi kita kaya hindi ko sinabi sa'yo agad ang totoo. Gusto mo ako? Tawarin mo ako. Oo nga, no? Gusto mo ako? Gusto mo ako lokohin? Sana mapatawad mo ako, Cheche. Pwede pa rin naman tayo maging magkaibigan, di ba? Katapos ang ginawa mo sa akin? Ano to, laro? Ang daya-daya mo naman. Ang sabi mo sa akin, binata ka. Bakit kaya ka? Sa pigili ko lang, nakuha si Cheche. Naisahan si Cheche. Alam mo yan, Tito Inday? Mali naman yung title mo. Sa akala ko binata ka. Ang sabi mo binata ka, yan. Ang sabi mo binata ka. Pero nakuha si Cheche. Walang sabit at malaya pa. Yan si Cheche, mga agoy, alakad niya. Tamayan naman natin si Cheche. Ayan, si Checheng umiiyak. Umiyak kayo si Cheche kasi nga naging takbet si Cheche. Naisahan po si Cheche na goyo ng isang parokyano. Pero bago ang lahat, mga kapitbahay, eto muna sa mga gusto makakita ng bagong ligo na Cheche. Bagong ligo na Cheche, pero umiiyak. Pasok. Pakita mo muna yung Checheng bagong ligo, pero umiiyak. Ayan si Cheche. Bagong ligong Cheche. Mabangong Cheche, pero mabangong si Cheche. Cheche Bureche. Magandang umaga, mga ka-winner. Ayan. Eh, nagtatanong lang sana ako kung meron kayong contact ng albularyo. Bakit? Si Joey po ito ng Quezon City. Papa-albularyo mo si Cheche. Papa-albularyo daw si Cheche. Agoy muna bago friend request. Di naman kasi, yeah. Alam mo kasi naman eh. Di mo alam kasi no, Mare, no. Oo. Sakit naman talaga. Maligo ka sa asin! At nilagang bayabas! Para tanggal ang katimon. At yung maga. Di naman. Grabe kayo. Dapat ang title niyan, Maki Bibo. Dapat sinabi mo, binata ka. Sabi ni BJ ng Dasmariñas, Cavite. Mali ang hinala ni Tito Inday. May asawa pala. Kaya naman, na-cha-cha si Cheche ni Chuchu. Agoy, awit. Randy ng kawit. Si Cheche ay... Na-cha-cha. Na-cha-cha si Cheche ni Chuchu. Awit. Ewan ko sa'yo. Ewan ko sa'yo, Randy ng kawit. Sabi at, Cheche, move on ka na lang. Move on ka na lang, may pamilya na pala si Jake. Kung ipagpapatuloy nyo pa ang relasyon ninyo, hindi rin kayo magiging masaya. Kasi magiging kabit ka. Yun nga. Habang buhay. So tanggapin mo, Maring Cheche, na ginawa ka lang sawsawa ng tuyo na lumpia. Ayan. Sino magsabi nung Maring kanina? Si Efreline Sumalinog. Ayan. At yung advice kanina ng kapitbahay natin, galing kay Chacha. Boysit kay. Tanggapin mo, Cheche, ang advice ni Chacha. Cheche, huwag kasi puro bugso ng damdamin ang pinapairal mo. Malibang naman kasi ni ano? Huwag init Cheche, at tuhaw. Iinom mo na lang ng tubig yan kung nauuwaw ka. Sabi ni Cesar ng San Isidro, Dos Paumbong, Bulacan. Alam mo, isa lang ang magandang ano dyan, pare, talagang isipin, Maring Cheche, na okay lang kahit naisahan ka, ang mahalaga. Nalaman mo na ang katotohanan. At ngayon nalaman mo na ang katotohanan. Ano ang gagawin? Hey! Itutuloy-tuloy? B! Magpapaisa muli? Or C, iiwasan mo na ang lalaking yan. Siyempre naman, Mars, exit the dragon ka na. Payo ni Tito Inday. Oh, exit the dragon ka na. Kasi pag umenter the dragon, force ka na naman ulit dyan sa lalaking yan. Ang hirap yan, Baro. Nabontis ka. Majontil ka, tas malaman ng asawa, wagwagin ka. Oh, sino ang pipiliin? Siyempre yung asawa, hindi ikaw kasi pakbit ka, Mare. Sa alam mo o hindi mo alam, mas mabuti nang alam mo na yung karelasyon mong lalaki ay may sabit na, may pananagutan na. Kaya ano pa ba ang dapat gawin? Sa ulit-huli, sa adobo pa rin yan uuwi, hindi sa pakbet. Okay? Adobo pa rin ang kakainin at hindi pakbet. Sinasabi sa'yo. So sinabi mo sa sarili mo, at sinabi mo rin kay Jake na hindi mo pinangarap maging kabet.
edi patunayan mo na ayaw mo maging kabit. Umiwas ka na. Siyempre naman ako naawa kay Maring Cheche. Naawa ako sa Maring Cheche kasi nga naman pinaikot-ikot ka, pinalinoko ka. Naku. Kasi ikaw lang naman 'to alam mo siyempre nagmamahal ka lang. Ang may mali din dito yung lalaki ano. Oo, talagang ano kanya, parang kinontrol kanya para may ano siya sa iyo. Yung lalaki kinuha ka muna bago umamin. Ganon. Only. 'Di ba? Only legend knows. I remember so many people na meron ng asawa, may girlfriend pa, at meron pang isa. Yung kilala mo na yan, kilala ko rin yan, Mare. I remember so many people. May asawa. Kinumbida ko pa kayo. May asawa. Nung binyag. May asawa. Tapos may girlfriend na iba. Tapos ang sumita doon sa isa, yung girlfriend pa, kabit din naman pala ang girlfriend. Kilala diba? Ko yan, Mars. Andun na ako nung binyag. Nagkita-kita kayo. Abayan! Lalakad niya. Parang walang nangyari. Diba? Nakakaloka. Ayan. Maring Cheche, ano? Ayan. Maring Cheche, ngayong alam mo na, awat na rin, ano? Tantana mo na yung lalaki yan. Ibalik mo na yan, ano? Isauli mo na yan. Bahala na siya sa buhay niya. Ikaw, move on ka na lang, ano? At least, nasabi niya na hindi na siya binata. Masalimuot man ang nangyari sa love life mo, ganyan. At least, nagpakatotoo ka at makakatakas ka doon sa, alam mo, doon sa, anong tawag dito? Yung, Panganib. Na maidudulot niyang sitwasyon na yan. Diba? At yung katotohanan na magiging number 2 ka. Ayaw namin mangyari sa'yo yan, Mari. Ayaw natin yun. Gusto natin laging number one, diba? Pwede maging number 5 ka, pero huwag kang mapayang maging number 2. Mukhang safe ka dun sa number 5. Diyos ko, at least hindi ka masyadong papakinggan. Pero ito na nga, ano daw? Mas okay na yun, nalaman mo na hindi na siya binata, at least makakatakas ka agad. Yun nga lang, naisahan ka. Pero dapat lesson learned yan sa'yo na hindi na mauulit pang muli. Okay, Cheche? Yan. Cheche. Kay Manong Tad ka na lang. Manong Tad. Si DJ Cheche. Ayan, maraming salamat mga kapitbahay sa pagdamay sa ating attacher na nalaman ang katotohanan ng kanyang jowa ay may sabit na pala. Iyon. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Kami kinikilig dahil nagsama-sama na naman tayo. Gawin natin to ulit bukas. Magbabalik ang inyong yaba problem. No problem. Ang ating Sometimes When We Touch.